Sa mga balitang mayroong pag-asa, Adventist Youth mula sa distrito ng Central at North Sorsogon sumailalim sa Pathfinder Life Camp Training. Metro San Pablo District 2 tagumpay ang isinagawang Voice of Youth sa Barangay San Miguel. Palawan Mission nagdaos ng fellowship para sa mga single parent. Senior citizens sa Palawan Mission nagtipon sa pagsamba at medical mission. Mid-year Thanksgiving and Praise Program idinaos ng mga Adventista mula sa buong Oriental Mindoro. Rojas Adventist Youth Society ipinagdiriwang ang 7th anibersaryo ngayong taon. Adventist Community Services Leadership Training isinagawa ng Upper Laguna District. 96 na anibersaryo ipinagdiwang ng Batangas City Seventh-day Adventist Church. Finals ng Laguna-wide Friendship Games matagumpay na natapos. Mula sa headquarters ng North Philippine Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Masayang nakisangkot sa Pathfinder Life Camp Training ang mga Adventist youth mula sa mga distrito ng Central at North Sorsogon. Sa pamumuno ng District Pastor at Youth Ministry Leaders, sila ay magkakasamang natuto ng mga kasanayang maghahanda sa kanila sa mas malawak pang paglilingkod. Nagbabalita si Iris Howe. Isang natatanging Pathfinder Life Camp ang isinagawa sa distrito ng Central Sorsogon kasama ang North Sorsogon upang sanayin ang mga dadalo ng mga basic na kalaman at skills. Habang isinasaalang-alang ang health and safety protocol, ay ginanap ang 7 na Pathfinder Life Camp mismo sa Rizal Elementary School, Gubat, Sorsogon, kung saan ay halos nasa 280 kapwa kabataan at matanda sa simbahan ang dumalo at sumailalim sa training. Sa pangunguna na Pastor David Morado, Youth Director ng North Philippine Union Conference, at Pastor Jovit Villegas, SLM Youth Director, ay binuksan ang Pathfinder Life Camp, hudyat na ang kalooban ng Diyos ang siyang nangunguna sa kanyang bayan. Naging mapayapa at masigla ang lahat, lalo na't maraming mga gawain ang isinakatuparan, kasama ang devotional time na pinangunahan ng Southern Asia Pacific Division Youth Director Pastor Ron Hanebago at Southern Zone Mission Administrators. Sunod ay Acquaintance Night, Cherobics, lectures tungkol sa basic Pathfinder skills, Amicus meeting, basic rescue, fancy trail, camp cookery, PNP feeding, at gift giving. Ito po yung opportunity para po tayo ay muling makisangkot sa mga gawain pong sosyalidad. Kung saan po mas mabuboost ulit ang ating pong confidence na makisalamuha sa iba't iba pong mga young people all over NPUC. Pathfinding is very important because it is in our curriculum or curricula in the Adventist Youth Ministries. And if we are able to train and disciple them, these young people will be God's instrument to call other young people, their care friends, to Jesus. May bagong 25 mga care friends mula sa iba't ibang simbahan ng mga distrito ang nahikayat na tumanggap sa Panginoon. Bunga sila ng friendship evangelism at Bible study ng mga kapatiran mula sa Central Sorsogon at North Sorsogon District. Ang ating layunin, mga kapatid, ay sila ay madala sa Panginoon at patuloy na ma-develop ang kanilang mga skill, lalo tigit bilang mga kabataang Adventista. Layunin ng Pathfinder Life Camp, nahasain ang mga dumalo sa hiram at maikling panahong ito upang maging handa pang lalo ang bayan ng Diyos sa nalalapit na pagdating ng panahong mapanganib habang nakatuon ang mga mata kay Kristo na ating Panginoon. Mula dito sa Rizal, Gubat, Sorsogon, at may layunin mga paghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si Iris Joy Howe, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.
Masayang nakibahagi sa Voice of Youth ang mga Adventistang kabataan ng Metro San Pablo District 2. Sa pamamagitan ng Care Group Ministry, sila ay nangaral at naglingkod sa Barangay San Miguel, San Pablo City, Laguna. Ang masasaya nilang karanasan sa paglilingkod, balitang hatid ni Gian Carla Galicia. Umulan man o umaraw, nagpatuloy at masayang nakisangkot ang mga kabataan ng Metro San Pablo 2 sa katatapos lang na Voice of Youth sa San Miguel, San Pablo City, Laguna. Matapos ang pagsasanay ng mga kabataan sa ministeryo, kasunod ang isinagawang medical mission. Sumabak naman ang mga kabataan sa isang Voice of Youth sa pamamagitan ng Care Group Ministry bilang pagpapatuloy ng gawain sa lugar. Sa pangunguna ng District Pastor na si Pastor Erickson Rigor at Church Planter Pastor Ronald Tepan, matagumpay na isinagawa ang nasabing pangangaral. Ang hindi matatawarang suporta ng mga kapatiran sa buong distrito ay naramdaman ng bawat kabataan na nakisangkot sa gawain. Bilang isang kabataan na first time lang po na mag-join sa ganitong VOY, ganun pala kasaya yung mag-serve sa ating Panginoon. Lahat ng experience ko dito sa ating VOY ay napaka-memorable. Sobrang precious nito para sa akin. Dito po ko challenge ng Panginoon kung hanggang saan ba ang kaya ko bilang isang kabataan. Ang VOY team ay binubuo ng tatlong grupo ng mga kabataan mula sa iba't ibang iglesia sa nasabing distrito. Araw-araw, lumalabas ang mga kabataan at pumupunta sa mga itinalagang lugar sa kanila kung saan sila ay nagbahagi ng mabuting balita mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, pag-awit, pagtuturo sa mga bata. I can do all things through Christ who strengthens me. Sa pagtatapos ng paglilingkod na ito, dalawa sa mga kabataan ang nagpasya na tanggapin si Jesus sa kanilang buhay sa pamamagitan ng bautismo. Nagsali po ako ng BOY. Ang dami ko pong natutunan. Masaya ang kanilang karanasang ito sapagkat hindi lamang sila natutong maglingkod sa Panginoon, kundi natuto silang maging disiplinado ng kanilang sarili at makisama sa kapwa nilang kabataan. Naging makabuluhan ang karanasan ng mga kabataan dahil sa resulta ng kanilang paglilingkod. Wala nang masigit pa sa kasiyahan na mararanasan natin kapag tayo ay magpapagamit sa gawain ng Panginoon. Mula rito sa San Pablo City, Laguna, ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today. Nagtipon sa pagsamba ang mga single parent sa Palawan Mission. Sa pangunguna ng North Philippine Conference Family Ministries, layunin ng fellowship na bigyang pansin ang mga pangailangan at kapakanan ng mga single parent at ganun din magbigay inspirasyon at suporta sa kanila. Si Dorothy Rodriguez para sa balita. Nagsama-samang sumamba ang lahat ng solo parent sa isinagawang pagpupulong sa Palawan Mission Multipurpose Hall na mayroong temang You Are Not Alone. Sa ginanap na pagpupulong ay tinalakay ni Ma'am Delba De Chavez, Adventist Family Ministries and SI Coordinator ng NPUC, ang mga maaaring sanhi kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan o kaya naman kung bakit nag-iisa na lamang na tumataguyod ng pamilya. Tinalakay din niya ang role ng mga single parents na kahit sila ay nahihirapan, ngunit sa kanilang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay, sila ay pinagpapala pa rin ng Panginoon. Alam mo, ang mga single parents, marami may hirap ang pinagdadaanan. But on the positive side, God has been faithful. When He promised them, I will be your husband and then I will be a father to the fatherless, makikita natin dito na talagang ang Panginoon may special na pagtingin. At nais namin ipadama ito sa kanila. Kaya meron tayo nito. Saya ang nadama ng mga dumalong solo parents sapagkat nagkaroon ng ganitong pagpupulong at nabigyan sila ng lakas at pag-asa. Masaya at the same time grateful kasi nagkaroon ng ganitong program and first time akong naka-experience nito for 27 years na single parent ako. Ang ating iglesia ay mayroong malaking gampanin upang kanilang madama ang pag-ibig at suporta na kanilang kinakailangan. We would like to encourage the church to
be a family, be sensitive to the needs of the single parents in our church. Sa programang ito, kanilang nadama na ang pagmamahal at pagmamalasakit ng simbahan sa mga kagaya nilang solo parents. I feel closer to God at the same time. Naramdaman ko na ang ating institution is also focusing their attention sa sector ng solo parent na currently ito rin naman ay binibigyan din ng atensyon ng ating gobyerno. Ako ay nalulugod na ang ating church pala ay aware sa mga kagaya namin ng mga single parent. They see to it na may mga ganitong programa para matugunan yung aming mga needs. Kaya ako ay masaya. Ang mga katagang "You are not alone" ay nagpapahiwatig lamang na ang Panginoon ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Sa mga salita ng Panginoon, makikita natin ang liwanag sa gitna ng madilim na mundo, kung kaya huwag mawala ng pag-asa at huwag makalimot manalangin. Mula dito sa Puerto Princesa, Dorothy Rodriguez, layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Makalipas ang dalawang taon ay muling nagsama-sama sa pagsamba ang mga Adventistang senior citizens sa Palawan Mission. Kaya naman masaya silang naging bahagi ng pagtitipon na nagtapos sa pagsasagawa ng isang medical mission. Tunghayan ang mga ngiti at sayang na idulot ng kanilang pagsasama. Sa balitang hatid ni Eugene De La Cruz. Nagsama-sama ang mga senior citizens ng iba't ibang iglesia ng Palawan Mission sa dalawang araw na pagtitipon. Isang araw para sa isang espesyal na pagsaselebra ng araw ng Sabat at sinundan nito kinabukasan ng isang medical mission na nakasentrong tugunan ang mga pangangailangang pangmedikal ng ating mga nagkatatanda sa iglesia. Ito ay parehong ginanap sa bulwagan ng Palawan Mission ayon kay Pastora Mil Rey, ang coordinator ng Palawan Senior Citizens Association. Dalawang beses taon-taon ginaganap ang ganitong pagpupulong. Ang Senior Citizens Fellowship po ay ginagawa po yan yearly sa mid-year at gayon din sa year-end. Ang huli pong meeting ng mga senior citizens dito po sa Palawan Mission ay noong taong 2019. Masaya kami sa kinalabasan. Ngayon, ang ano ko ka talaga ay 120 pero ang umano talaga 80 dahil maraming mga churches ngayon ang napakasipag. Napakasipag ang mga senior natin dahil marami silang small group. Hindi naman maitago ang saya sa mga ngiti ng mga dumalo mula sa mga lectures at interactive activities na ginawa sa mga programa. Kanila itong ikinatuwa dahil kahit na sa kanilang gulang ay nagkakaroon pa rin sila ng pagkakataong makihalubilo sa kanilang mga kaidaran sa iglesia. Lalo tigit sa kalagitnaan ng krisis na naglimita ng social activities ng mga senior citizens sa komunidad. Isang masayang karanasan po ang akin po naranasan ngayong araw ng Sabat na ito sa Senior Citizen Fellowship na nagaganap po dito sa Palawan Mission. Napakabuting gawain ito para sa aming mga senior dahil marami kaming natutunan ng mga lectures, lalo na sa health lectures, sa spiritual. Sapagkat kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng iyon. Ngunit alalahanin niya na ang mga araw ng kadiliman ay magiging marami. Lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Isang paalala mula sa Biblia na marapat tayo'y magalak at maging matatag sa lahat ng daraan sa ating buhay. Gaya na lang kung paano nagpakita ng kabutihan ng Panginoon ang buhay ng ating mga nakatatanda sa iglesia. Mula rito sa bulwagan ng Palawan Mission, ako po si Eugene Joy De La Cruz, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Napuno ng mga Adventistang dumalo ang buong gymnasium sa Gloria Oriental Mindoro, kung saan idinaos ang area-wide mid-year Thanksgiving and Praise Program ng buong probinsya. Doon ay sama-sama silang nagpuri at nagpasalamat sa Diyos sa kanyang mga pagpapala habang nagpapatuloy ang taon. Nagbabalita si Romel Sena.
Sa kalagitnaan ng taon, muling nagkaroon ng pagkakataon na magkasama-sama at magkumustahan ang mga kapatiran ng Oriental Mindoro matapos magsagawa ng Mid-Year Praise Program sa buong probinsya. Sa ilalim ng temang I Will Go, Praising God, ang programa ay isinagawa dito sa Gloria Gymnasium noong 16 ng Hulyo. Praise God! Imagine after 2 years na halos hindi tayo nagkakaroon ng pagsasama-sama, naririto ang mga taga Oriental Mindoro para purihin, no, to celebrate ang araw na ito para sa ating Panginoon. Nagsilbi namang tagapagsalita ng programa ang Assistant to the President Adventist World Radio na si Pastor Robert Dulay. At napakasaya na maging kabahagi pa ako ng programang ito ng ating pagsamba ngayon. Yes, Jesus is coming. Everyone is encouraged to get involved. Bilang bahagi ng programa, nagkaroon ng pagbabahagi ng mga ulat at promosyon ang The Good News Media Ministry, Mindoro Satellite Field, Philippine Frontier Mission, at Communication and Radio. Ito ay nahayag kung gaano kabuti ang Diyos. Salamat sa mga patotoo ng maraming mga kapatid. Tanging-tangi na sa ipinakita na pagsuporta sa pagtatuguyon sa banal na gawain at sa panawagan ng ating pangasiwa ng Iglesia mula sa General Conference na I Will Go. Nagsagawa din ng pagbabahagi ng mga patotoo at paghandog ng awitin ang iba't ibang distrito ng lalawigan. Tunay na ang pagpapalakasan ng bawat isa sa atin ay mahalaga. Nawa ang pagbubuklod-buklod ng bawat isa sa lupang ito ay magsilbing larawan ng pagsasama-sama natin doon sa langit na bayan. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Romel Sena para sa Hope Today and PUC News. Ipinagdiwang ng RACE o Rojas Adventist Youth Society ang kanilang 7th anibersaryo ngayong taon. Ang kanilang selebrasyon ay napuno ng mga programa at paglilingkod gaya ng Radium Ministry, Church Visitation, Feeding Program para sa mga bata, Master Guide Training at marami pang iba. Ang kabuang detalye ng kanilang month-long anniversary celebration nasa balita ni Chantel Pangkubit. Let your light shine. Yan ang naging tema ng mga kabataan ng Rojas Adventist Youth Society o RACE ng lokal na simbahan ng Rojas sa kanilang pagdiriwang ng month-long 7th-year anniversary noong buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. RACE 7th-year anniversary! Let your light shine! Iba't ibang mga programa at aktibidades ang inilatag ng mga kabataan ng RACE sa loob at labas ng simbahan sa pangunguna ng kanilang AY leader na si Sister Pinky Martino at ang katuwang niyang si Brother Nilron Ferriol upang lalong mapasigla at magabayan ang bawat kabataan. Ang nasabing anibersaryo ay inumpisahan sa pamamagitan ng pangunguna sa programa ng Vesper sa kanilang simbahan. Nagpatuloy ang pagdiriwang sa pamamagitan ng paglilingkod tuwing madaling araw ng Miyerkules bilang bahagi na din sa radio ministry ng Adventist World Radio na naghatid ng iba't ibang talakayan tungkol sa napapanahong pangyayari. Ako ay magbibigay ng congratulations at pagsaludo sa inyong ginagawa, sa ministry na inyong ginagampanan mga kabataan. Kasi kasusulong ng banal na gawain ng mga kabataan na inyong pinangungunahan. Nakipag-ugnayan din naman ang RACE sa iba't ibang lokal na simbahan sa distrito ng Rojas upang magbahagi ng mga mensahe bilang parte ng isang aktibidades na Sermon in 7 Churches. Hindi rin nakalimot ang mga kabataan na magbalik ng kanilang pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdaraos ng feeding program at gift giving sa mga bata, alinsunod sa naganap na Vacation Bible Experience sa Sarada, Rojas. Nagsagawa din naman ng isang espesyal na aktibidades bilang parte ng anibersaryo ang mga kabataan na may pamagat na Journey to the Cross sa kanilang simbahan. Bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng anibersaryo ay ang Friendship Games, Online Evening Devotionals, at ang Master Guide Trainee Camping.
Ang mga kabataan din ang naglingkod sa 5th Sabbath ng kanilang simbahan. Nagtapos ang isang buwang programa sa isang weekend getaway kung saan nagkaroon naman ng kapahingahan ang mga kabataan at mas lalong pinalakas ang kanilang samahan sa isa't isa at sa Panginoon. Let your light shine. Alam niyo mga kabataan, when we love God passionately and commit ourselves to Him, His light shines brighter in our lives. Magliwanag ang ating mga ilawan. Shine on for Jesus. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Chantel Foncubit para sa Hope Today NPUC News. Sumailalim sa Adventist Community Services o ACS Leadership Training ang mga Adventista, partikular na ang mga ACS leaders sa Upper Laguna District. Ang nasabing pagsasanay ay nakatuon sa mga programang may kinalaman sa community services and disaster resilience na pinangunahan ng South Central Luzon Conference ACS. Ang balitang hatid nila si Charlene Pinyana at Arlene Manimtim. Nagsagawa ang South Central Luzon Conference ng ACS Leadership Training sa pangunguna ni Pastor Santos Aranista at Brother Leo Barbatulayan na may tema Community Services and Disaster Resilience itong August 2 hanggang August 8 taong 2020. Ang nasabing seminar ay ginanap sa Lilio Fernandez SBA Church at dinaluhan ng mga kapatiran mula sa Upper Laguna District na binubuo ng Liliu, Rizal, Mayhay, Magdalena, Nagkarlan, at Santa Lucia Church. Ginagawa namin na simula yung gathering with people, ano, sabi nga eh, ano, at saka yung paano mo maipakita, matatouch o may maano sila, oo. Kayo ba'y natuwa, nagpapasalaman, kayo ba'y nangyari sa atin sa dalawang araw, dapat tanggapin mo at unawain mo kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Kasi kung hindi, hindi mo makayanang gawin ang programa natin sa ACS. Layunin maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako po si Arlie Manimtim at ako po si Charlene Antiniana, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Siyam na put-anim na taon na ang nakalipas ng maitatagang Batangas City Seventh-day Adventist Church. At ngayong taon ay nasa 500 Adventistang dumalo sa kanilang simbahan at nakibahagi sa pagdiriwang ang mga bahagi ng kanilang masayang paglingkod at selebrasyon nasa balita ni Norin Hernandez. Naging matagumpay ang pagdiriwang ng 96 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng iglesia sa Batangas City. Ang nasabing selebrasyon ay ginanap noong July 30, 2022 na may temang 96 Years of Standing for Jesus. Naging panauhing tagapagsalita ang dating presidente ng NPUC na ngayon ay Vice President for NDRIEL ng Southern Asia Pacific Division na si Pastor Arnel Gabin. Tinatayang humigit kumulang sa 500 ang mga kapatid na dumalo sa iglesia upang makinig sa mensahe at makilahok sa selebrasyon, kabilang ang mga kapatid mula sa Barangay Kumba, Wawa, Pansol at Santo Domingo na mga pawang mga anak at bunga ng paggawa ng mga kapatid sa nasabing iglesia. Bukod pa riyan, ang mga kapatid nating sumusubaybay din sa pamamagitan ng live streaming sa mga social media channels gaya ng Facebook. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Pastor Arnel Gabin ang ating Panginoon sa naging paggabay nito sa iglesia sa loob ng 96 na taon. Hinikayat din niya ang mga kapatid na ipagpatuloy ang kanilang paglakad kasama si Kristo at ang mainit na pakikisangkot sapagkat ang gawain sa lugar ng Batangas City ay hindi pa natatapos.
nagkaroon ng mga awit papuri sa Panginoon pati na rin mga patotoo ng kabutihan ng Diyos noong hapon bilang pagpapatuloy ng programa. Tinapos ang maghapong pagdiriwang sa pamamagitan ng pamimigay ng mga libreng babasahin sa mga tao sa bayan ng mga kabataang volunteers hindi lamang mula sa Batangas City kundi mula sa ibang iglesia sa Metro Batangas District. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula dito sa Batangas City, ako si Noreen Hernandez para sa Hope Today NPUC News. Masayang natapos ang area-wide friendship game na ginanap buong summer season sa pangunguna ng Laguna Adventist Youth Federation. Layunin ng programang ito ay maiangat ang antas ng physical health ng mga kabataan, ganun din ay sila makabuo ng magandang samahan at pagkakaibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Alamin ang mga distritong nagwagi sa finals ng LAYF Friendship Games sa balita ni Jovel Rioberos. Ganito ang sitwasyon dito sa Stadro Center Pagsanhin Laguna. Ito ang lugar na dinaluhan ng 400 mga taga-suporta mula sa iba't ibang distrito ng Laguna. Narito sila upang saksihan ang laban ng Team A at Team B ng Laguna Friendship Games Finals. Mula sa distrito ng Central, isa si Jimwell sa mga nakiisa at lumahok sa basketball ng Friendship Game. Kasama ng kanyang mga bagong kaibigan, labis ang tuwa nito na sa pamamagitan ng pagsali sa sports ay nagkaroon siya ng mga kaibigan hindi lang niya tuwing Linggo makakasama. Dito sa naging Laguna Wide Friendship Game Sport Fest ay mas lalo pa nitong napagtibay yung band namin bilang isang kabataang Kristiyano. Natuwa kami kasi magkakaroon kami ng bagong mga kaibigan. Maaga pa lang abala na ang iba't ibang distrito upang paghandaan ang kani-kanilang mga laban. Kitang-kita ang pagkasabik, hindi lang ng mga kabataan, maging ang kani-kanilang mga magulang dahil ito ang unang pagkakataon na makasama sila sa Sports Fest ng Laguna Adventist Youth Federation mula nang magsimula ang pandemya. Nagkakaroon din ng pagkakataon na magsama-sama yung mga kapatiran na lalo mang hindi kakilala sa mga iba-ibang distrito. Tapos na-enhance ang kanilang galing pagdating sa sports. Matatanda ang nagsimula ang palaro noong Mayo na sinuportahan ng iba't ibang distrito sa buong Laguna. Kabilang sa mga larong ito ay ang basketball, volleyball, board games na chess, Scrabble at Word Factory. Lubos po ang aming pasasalamat sa mga pastors at gayon din sa mga elders. Gayon din po ang mga naging participants at mga lumaro. Higit sa lahat, magpasalamat po tayo sa Panginoon for guiding us and sa pagtulong sa atin na maging possible ang ating programa na ito. Natunghayan ng mga taga-suporta ang pagkapanalo ng distrito ng Kabuyaw sa larong basketball at maging sa volleyball. Kampiyon naman ang distrito ng San Pedro sa larong chess, distrito ng Louisiana Cavinti sa Scrabble, at nanalo by default ang distrito ng Central Laguna sa Word Factory. Nagtapos ang programa sa pamamagitan ng pamimigay ng mga parangal sa mga nanalo at mga nakisangkot na distrito sa nasabing mga palaro. Matapos makalikha ng makahulugang koneksyon ng pakikipagkaibigan, ito rin nawa ang maging daan upang mas mapatibay natin ang ating ugnayan sa Panginoon ng magkakasama. Mula rito sa Stadro Center Pagsanghan Laguna, ito si Jovel Rioberos, layuning maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines.
Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, DCXL, DCRJ at DCRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph. So gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento. At ito ang Hope Today, NPUC News.